Welcome back sa ating online public school. Today, gagamitin natin yung algebra para mag-solve ng mga real-life problems. At itong mga problems na to, yung ating mga examples ngayon, ay mostly nag-i-involve ng change of something with respect to time. So itong mga ito ay tinatawag natin na in a general sense, mga rates. Ready na ba kayo? Let's start. Ito, karera. Okay, merong isang coaching nauna. Ngayon, merong mas mabilis na kotse. Sports car. Merong mas mabilis na kotse. Na humahabol sa kanya. Spoiler pa sa likod, no? Ngayon, ang pagitan nila ay 2 kilometers. Okay? At yung faster car ay tumatakbo ng 90 kilometers per hour. Ito naman mabagal, tumatakbo ng 70 kilometers per hour. Ang tanong, gaano kalayo bago sila magpangabot? Distance ang hinahanap. Bago sila papangabot. So, if we sabihin natin ito ay we let this one as D. Okay? So, this one is 2 kilometers. So, ibig sabihin magpapangabot sila at the same time. Na? So, D is equal to using yung car 1, 70 times time. Right? And at the same time, using car 2, this is using car 1, using car 2, D plus 2 kilometers equals 90 times time. Since gusto natin mahanap distance, so kailangan natin makuha itong D na to, no? So we substitute dito sa T, substitute natin itong T. So this value na T dito is equal to T is equal to T over 70. So itong value na to i-substitute natin dun. Okay, so D plus 2 equals 90 times D over 70. Simplify ngayon natin dito. So D plus 2 is equal to 9 over 7 times D. Ngayon, may 7 tayo sa baba para mawala itong 7. I-multiply natin the whole thing by 7. So, 7 times D plus 2 equals 9D. So, distribute natin si 7. 7D plus 14 equals 9D. Which we get... Okay, so wala na akong space. Bura muna tayo dito sa kabila. Erase, so we can have space. Sulat natin. 7D plus 14 equals 9D. Ngayon, gusto ko lahat ng D mapunta dito sa kabila. Ayoko nung hindi ko magawa kapag magkaiba sila ng side ng equal sign. So gusto ko ilipat siya dun sa kabila para pwede ko siyang i-minus. So what I do is subtracting the same number from both sides of the equation does not change the equation. So, 7D plus 14 minus 7D equals 9D minus 7D. So, parehas. So, 7D minus 7D, mawawala na yan. So, 9D minus 7D equals 2D and that is 14. At kung yung dalawang D ay 14, ibig sabihin yung isang D eh, kalahati din, no? So, 14 divided by 2, that means D equals 7. 7 kilometers. So, in 7 kilometers, ma-overtikan ng mas mabilis na kotse. This is the fast car. Mas ma-overtikan niya itong kotse na to kahit na nauna sa kanya ng 2 kilometers from the start.
Because tumatakbo siya ng 90, samantala ito tumatakbo lamang ng 70. So that's it for now, and see you soon.